Number one, ang pangunahing gamit ng isip ng tao ay A. Mag-isip. B. Umunawa. C. Magpasya. Number 2, sa pamamagitan ng kilos loob, nahahanap ng tao ang A. Kabutihan. B. Kaalaman. C. Katotohanan. Number 3, maliit na bahagi ng katawan na mabalot sa buong pagkatao ng tao. Dito din ay mahubog ang personalidad ng isang tao. A. Isip. B. Puso. C. Kamay o katawan. Number 4, akmo tunay na mapamamahalaan ng tao ang kanyang kilos. A. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kontrol sa sarili o pagkakaroon ng disiplina. B. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos loob. C. Sa pamamagitan ng pagsalbuni sa mga taong nakakaalam at puno ng karanasan. Number 5, analogiya, isip. Kapangyarihang mga tuyan, kilos loob. A. Kapangyarihang magnilay. B. Kapangyarihang pumili. C. Kapangyarihang magpasya. Number 6. Sa pamamagitan ng isip, patuloy ang tao sa pananaliksik upang makaunawa at mahanap ang A. Katotohanan. B. Kabutihan. C. Pag-unawa. Number 7. Isang gabi na nagpapahangin ka sa labas ng iyong bahay, nakita mo ang matalik na kaibigan ng iyong ama na nagtatapo ng basura sa hindi tinaklang lugar na tapunan. Nagkataon ng ama mo ang kapitan ng iyong barangay. Anong gagawin mo? A. Ipagpalagay na hindi mo ito nakita. B. Iparating sa tatay mo ang iyong nakita, subalit ibang tao ang babanggitin mo. C. Kausapin ang tatay mo tungkol sa iyong nakita kahit na alam mong matalik na itong kaibigan. Number 8. Bakit may pagkakataong tama at wasto ang may isip mong gawin, subalit hindi ito ang iyong ginagawa? A. Dahil sa idinikdikta ng iyong isip. B. Dahil iniisip mo ang benepisyong iyong makukuha. C. Dahil nasanay ng iyong isip at kilos loob na gawin ang mabuti at kung ano ang tama. Thank you.
Number 9, ang mga sumusunod ay katangian ng isip maliban sa A. Kapangyarihang mag-alala, B. Kapangyarihang mangatwiran, C. Kapangyarihang maglapat ng pagpapasya. Number 10, ito ay isang makatwirang pagkagusto na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. A. Isip, B. Kilos loob, C. Tunguhin.